So, alam niyo naman mga kamatis, mga kaibigan, pagkatapos natin magdiskusyon about sa politika, pumunta naman tayo sa mga hindi na natin kailangan mag-isip na ano, anong sinasabi nito si Rob Moya? Rob, salamat nga pala sa content, ha? Ang dami kong content sa'yo, eh. Okay. Masakit pa rin masulpok ni Bad Boy ng Cebu. Hindi. Parang pitik lang ng lamok. Pitik ng lamok? Una sa lahat, Lods, ang lamok po, hindi namimitik ang lamok. Kasi, di ba, ang lamok, pag drawing ka ng lamok, hindi naman yan, wala namang kamay ang lamok, eh. So, paano ka, paano mamimitik yung lamok? At saka kung napitikan ng lamok, bakit ka na knockout? Parang minin lang, hindi yung pila yun, hindi kayo wala eh. Katulad sinabi ko sa video ko. Oo, oh, yun pala. Hinila ko ng mga bouncer, siyempre alam mo yung happy. Hinila ng mga bouncer, di ba inalalayang kang wag maano, wag matulog sa Gedli, di ba? Here's the cover, hook of the wall, and the legend killer picks up the victory. Bang, hirap ka nga tumayo nun eh, buti nga nandun sila eh. Yeah. Okay. Kaya bang at kapangilan ng ugali mo, hindi ko titigilan at wala kang pakialam. Ah, parang ano to eh, wala ko. Parang ano eh, pabebe girl. Tama, kaya wag kayo mangingialam kasi kahit sino man kayo, walang makakapigil sa amin. Woo! Damn, son. Tuwan-tuwa, yes, son! Next. Ampaw. Eh, si Ampaw talaga yun si, ano, eh, si Rob Moya eh. Kasi, puro lucky eh, di ba? I mean, kasi iba kasi yung, ano lang ha, konting science lang ha. Iba kasi yung muscle hypertrophy. Yung hypertrophy na tinatawag at saka yung muscle strength. Magkaibang bagay yun eh. Yung hypertrophy, pag malalaki yung muscle mo, tapos matitigas, it's just, napa-expand mo lang yung cells na nandun sa loob ng muscles mo, pero hindi necessarily translate to strength. Kasi merong mga kasi yung strength is more than just the hypertrophy na meron sa katawan ni Rob Moya. Of course, since nagbubuhat si Rob Moya, most likely mas malakas siya on the average person na hindi naman nagbubuhat. Pero when we're talking about strength and strength alone, magkaiba yun. Halimbawa, kung meron yung pagka ilan ba si Rob ngayon, 100 kilos ni Rob Moya ngayon, magkaiba sa 100 kilos ni kunyari ni ng isang powerlifter na 100 kilos yung lakas. So it's all different, mga kamatis, mga kaibigan. So si yung katawan ni Rob Moya, if I'm going to assess it, mataas yung hypertrophy niya. Ibig sabihin, matitigas yung muscles niya, hindi yan, may layers of fat, pero mataas din yung muscle mass niya. So, iba yung hypertrophy sa strength. So, hindi siya malakas necessarily because malaki yung katawan niya. So, tuloy natin. Hope natutuwa yun ng konting science kasi mahirap talaga maglagay ng something educational sa mga ganitong klaseng content. Kasi most of it is trash, okay? Sip-sip ng bayan na, tinalo na. Sino yun? Sino yung sip-sip ng bayan? Sip-sip ng bayan, tinalo na. Ikaw pa kaya puro hangin lang. Si Coach Alex. Natalo si Coach Alex kasi nga yung katawan ni Coach Alex is for muscles, for physique yun eh. Iba kasi yun eh, yung physique, yung kunyari sumali ka sa isang bodybuilding contest, ang i-rate sa iyo yung physique, iba yung strength, yung kunyari sa powerlifting, iba yung strength, iba din naman yung tinatawag nating muscle endurance, at iba rin yung lakas mo sa boxing, kaya nanalo si Batang Cebu kasi mas built yung katawan niya for boxing. So alam mo yun, iba-iba yung categories niyan, mga kamatis, mga kaibigan. Kaya it's very weird na papasok siya sa boxing nang wala naman siyang prior experience. And yung lalabanan niya ay may prior experience. Okay sana kung lalabanan niya yung someone naka-level niya na talagang wala ding experience, di ba? So, hopefully, at least man lang tumagal siya ng 2 rounds doon. Pero I guess, first round pa lang mukhang GG na si Rob eh. Kasi when you're going to get hit, iba yung pag nasuntok ka talaga ng totoo, man. Siguro, dalawa-tatlong suntok, manginginig na yung tuhod mo eh. Kasi
your body is not used to that kind of abuse. Actually, no one is used to that kind of abuse. Meron lang threshold yung katawan natin na kapag na-hit mo yung limit nun, eh, GG ka na agad. And usually, kapag hindi ka trained na tumanggap ng ganong kataas na threshold, babagsak ka. So, I'm predicting a second round knockout at the most, hindi to aabot ng distansya para for bad boy ng Cebu. Okay, bad boy ng Cebu. Of Cebu, yan. CBOC. So, CBOC yan, kay BOC ako. I mean, siguro sa palakasan ng buhat or sa physique lamang si Rob, or sa physique ha, hindi yung strength ha, yung physique lang ha, pero I don't hindi ko binabay siya on that merits. Tuloy natin. Ayun, dami mo na mo sinasabi. Sobrang ba yan? Ayan o. Gains, bro. Oo nga, may gains ka nga, pero it doesn't translate to... Ito kasi hypertrophy na kukuha yan, gets nyo. Usually kasi pag nagpapa-hypertrophy ka, kunyari, nagbubuhat ka na mabibigat doon sa limit ng kaya mo hanggang sa mag-failure ka na tinatawag. Like for example, yung biceps niya, medyo malaki, actually hindi, medyo malaki yung biceps ni Rob Moya. So sa hypertrophy na kukuha yan, kunyari, nagba-bicep curl siya. So ang bicep curls, iba yan sa endurance. Na to nyari, nagka-cardio ka, iba yan sa suntok. Usually nga, ang muscles kasi, mga kamatis, mga kaibigan, pagka nag-accumulate ka ng ganyang kadaming muscles, mas mataas yung calories to maintain yung muscles na ganyan. Kaya kita mo, hihingalin ka kaagad kapag ka kung hindi sanay yung katawan mo sa cardio, hihingalin ka kaagad talaga sa mga ganyang kalalaking katawan. Kasi kakainin yung... Legit, parang nagsusunog talaga ng pagkain kapag malaki yung muscles mo, tapos ganyan-ganyan ka gumalaw. Yung ganyang kataas, yung hypertrophy na tinatawag. So, I guess mali yung notion dito ni Rob Moya. Pero masasabi natin na mataas yung baseline niya. Yung baseline kapag nag-training siya. Pero I don't think a few months or a few weeks can accommodate for that. Na kailangan talaga yung kalaban niya noobs din eh. Eh si Batang Cebu marunong na mag... Si Bad Boy ng Cebu, si BOC, marunong na mag-boxing eh. So talagang patutulugin niya si Rob Moya dito. Mark my words, mga kamatis, mga kaibigan. Second round at the most. Yan ang tatagal. At the most, yan ang tatagal ni Rob Moya. Hopefully, kung may headgear, baka umabot ng third round. Pero kung wala, GG yan. Anyway, tuloy natin. Games. Ito ka na lang po. 12 beats. Ang dami nito. Last na to, guys. Okay. May number one pa siya. Oh. Numerical order. Alright, sige. Number one. Hey, mama, move. It was not a cheap shot. Grabe na, may taga-galaw pa siya ng mouse. Grabe mga taga-yoyo nitong si Rob Moya. Iba. Ooh, you're the one. Aggressive on the attack mo. Tama, what tama yun. Expect, my friend, yeah? Wow. Tama, tama. Wow, English. Ano ba yun? Reply ba yun? Of course. English. Inano pa eh, no? Shename pa talaga nitong si Rob Moya eh. Ampaw talaga eh. Ampaw mode. Number two. What you got was not even a power punch. Imagine it. Oo nga, it was not a power punch. Totoo. Walang buwelo halos yun eh. Kasi sinasalubong niya si Bad Boy ng Cebu eh. Sinasalubong niya. Tapos papunta doon. Kaya medyo malakas yung impact noon eh. Natutunan natin yung about sa vector quantities and sa momentum. Talagang malakas 'yun pag tumama sa kanya. 'Di ba? Ano siya doon eh, nginig yung tuhod niya eh. Anyway, tuloy natin. Oh my god, I'm so scared. Number 3. It was not asleep. You got unconscious for a second, perhaps realize you made a wrong move while trying your best to stand up to save your face from KB. Oo nga naman. Oh my god! Tama si Tom Bits na. Ano ka pala, mag-uula ka na? Hindi, totoo yun. Ano tol, nag-unconscious ka talaga doon bro. And pagdating ng laban tol, hopefully marunong ka nang mag-roll. Kaso ang hirap nun eh. Pare, ilang weeks lang magtitrain ka kaagad ng ganun ka short amount of time, bro. Mahirap yun. OG, ang galing mo naman, guys. Grabe. Ikaw lang pinakamagaling na analyst sa buong mundo. Number 4. Huwag puro daktak kasi. Tama. Ikaw, huwag puro comment mo numerical order tsaka Alam mo, maganda yung mga ganitong comment kasi makikita mo yung punto nila. Miski ako nagko-comment ng ganito eh para madaling basahin yung comments ko. Walang due naman talaga ba?
Gusto niya kasi yung all caps tapos sabay isang diretsahan lang. Ito talaga si Rob Moya. Ay nako, utak po ang kailangan natin sa Pilipinas, hindi hypertrophy ng mga muscles. Madali lang magpalaki ng katawan in the sense na pag bumuhat ka, you will gain gains, pero mahirap magpalaki ng utak, di ba? Minsan, i-prioritize nyo din yung mga bagay na ginagawa nyo sa buhay nyo. Please, ang Pilipino ako, Tagalog ba? Ano ba yun? Napaka babaw naman mag-ganon nitong tao na to. Number 5, be thankful to all the bouncers. They save you from further damage. Damage? Damage! Baka damage! Damage! Baka damage, Lods. Eh, ano naman sa malaki nga yung hypertrophy ng muscles mo? Eh, yung verbal linguistic ability mo to say the words, the proper words in proper pronunciation is incorrect. Paano ba naman yan, Lods? Things could have been more shameful kung hindi nila inawat. Sana nga hindi nila ako inawat. Ano? Gagi, tol. Nakakahiya na yun. Pag walang bouncer sa gedli mo, baka makatulog ka nun, tol. I'm thankful eh. Diba? Kaya nga ako na kasalanan nga sa mga bouncer, diba? Bakit ako magiging thankful? Dapat ikaw yata magiging thankful sa akin kasi bilang ka ng karapatan na mag-comment ng ganyan sa YouTube ko. Yun naman pala. Well, doon sa aspeto na yun, tama siya. I mean, kaming mga content creator has the ability to delete or not delete your comment. Kaso grabe, 440 comments. Grabe, iyak siya dun eh. Oh, butay na. Bless. Number 6. Ayan. Wala pa laban yun. Puro excuses ka lang. Kaso na-injury ko. Ayun, na-injury yung tuhod niya. Oh my God, ikaw, hindi ko na-reklamo yung dami mong comment dito eh. Walang sense, pero sige. Oh, may last. Number 7. Imagine kung si Toot nakasuntok sa'yo. Baka may wala. Sino si Boss Bullet? Hindi ko kilala si Boss Bullet, pero shoutout sa kanya. Ay, talaga ko. Hindi ako sure. Ano ba yan? Ang dami mong kuda. Kaya ka nasapak sa mukha. Ayun ba yun, bro? MBTW next time. By the way. Boom! Nako, Rob, alam mo kung ako sa'yo, tatapusin ko na dito, ha? Okay na rin ako eh, kasi 15 minutes na rin to. Kung mag-aano ka, bro, putik, galingan mo, baka makatulog ka kay Batang Cebu. Pag nakatulog ka doon, wala nang bangon. Magiging parang karir mo na yung boxing, wala nang bangon. Yan lang naman yung sa akin for today. Panoorin natin itong mga kaganapan, mga happenings dito. Nico the Beat out. Peace.